Sa October 8 nakatakdang matapos ang Pinas Lakas Campaign kasabay ng ika-isang daang araw ng Marcos administration. Pero isang linggo bago nito, nagsagawa pa ng bakunahang bayan ang Department of Health para mas mahikayat ang publiko na magpa-booster kontra COVID-19. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang bilang ng nagpapa-booster. Ang rason ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, pagod na marahil ang tao sa COVID. Just like in any part of the world, people have moved on. People have in their minds na parang meron na tayong pandemic fatigue, kung saan ang mga tao are confident already with the first two doses na meron sila. Ito rin mismo ang rason kung bakit inabot ng isang taon bago nagpaturok ng booster ang jeepney driver na si Rowell. Marami kasi nang sabi, parang huwag ka na magpa-booster, tapos na yung dalawang, parang na-influence ako ng ano, ng ibang tao. Pero lately na ano ko, naisip ko na okay naman yung ano, yung vaccine nakaraan. Sige, okay naman tong ano, booster. Una nang hinikayat ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng mga hakbang na mas makakainganyo sa publiko na kumuha ng karagdagang turok laban sa COVID. Yun nga lang, hindi pa pwedeng gawing requirement ang boosters para makapasok sa mga establisimiento o di kaya ay makasakay ng pampublikong sasakyan tulad ng ginawa noong unang bakunahan. Kailangan pag-aralan what would be the implications if we redefine our fully vaccinated to include the boosters in terms of the opening up of sectors and establishments. Pagtitiyak ng DOH, ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang lubusang pagdami ng kaso ng sakit, ganun na rin ang pagkapuno ng mga ospital. Sa mga hospitals, yes, may mga areas na tumataas, no, yung admission, but ang madami kasi dito, yung maganda ngayon, is more of mild cases pa rin. So, ina-admit sila because may mga karamihan dito may comorbidities, no? And so doon natin nakikita na yun talagang mga mas vulnerable groups, sila yung nagkakaroon ng COVID. So dapat talaga, the more na magpabakuna sila. Kaya naman kahit optional na ang pagsusuot ng face mask sa labas, para sa Okta Research, mas mainam pa rin talaga na suotin ito kahit pa nasa outdoor spaces. Eh tayo ho talaga, mag-ingat na po talaga. Sobrang ingat dapat at hindi pwede magpabaya, hindi pwede magkumpiyansa. Mag-ingat po tayo over the next week or two. Higit itong kailangan ngayon dahil bukod sa balik moderate risk classification na ang Metro Manila, kinumpirma ng Department of Education na nakakatanggap na sila ng report ng mga mag-aaral at teachers na tinatamaan na rin ng COVID-19. Rafael Bosano, ABS-CBN News.